Total, malapit na ang NBA trade deadline. Let's have some NBA rumors. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. First, nagkasundo na si Paul Millsap at ang Brooklyn Nets na bibitawan siya. Nangako naman ang team na tutulungan nila si Millsap na makahanap ng bagong tahanan at naaayon na trade para sa kanya. Long off-season, ang tatlong teams na pinagpilian niya is Brooklyn Nets, Chicago Bulls at Golden State Warriors. Kasama pa rin kaya ang dalawang teams na yan sa target destinations niya? Sa ngayon kasi wala pang detalye kung i-wave siya, mas gusto ata ng Nets ng trade. Sa kanilang 4-game road trip ay hindi na ito sumama sa team, nilagay na lang na personal reason sa kanyang absence. At kung wave, pwedeng mag-convert ng 2-way contract ang Nets, which possibly Kessler Edwards or si David Duke Jr. It's been a month na kasi na naka-stack lang si Paul Millsap sa bench. Tsaka lang siya nagkaroon ng playing time noong merong 8 players na DNP status, merong COVID at coach decision arrest. So nakapaglaro siya 6 days ago, playing 19 minutes with 8 points sa talo nila kontra Thunder. Overall, nakapaglaro ito ng 24 games, averaging 3.4 points and 3.7 rebounds sa loob ng 11.3 minutes per game. So tingin nyo, saan siya nababagay mapunta? Next, alam natin available si Buddy Hield. Interesado sa kanya ang Cleveland Cavaliers na dapat isa-shop na sana ng team sina Rubio at Love, pero nagkaroon ng ibang environment ang team, nagsimula na silang manalo at no trade na sa kanilang mga veterano. In fact, pagka-injured ni Rubio, kumuha agad sila ng replacement with the same type of player with Rajon Rondo. They are looking for more weapon and Buddy Hield is a great fit for this team. They will improve instantly sa offense. Though, magiging masakit din para sa Cleveland kung magkataon dahil dalawang players ang katumbas ni Hield. Hinihingi si Isaac Okoro plus Dylan Windler, tapos meron pa palang second round pick para matuloy. Adding Hield, mas lalawak yung kanilang spacing. Magkakaroon ng mga one-on-one post-up opportunities para kina Jarrett Allen at Evan Mobley. Magkakaroon din ng magandang driving lane si Darius Garland. And perfect catch-and-shoot player si Hield para sa mga pasa ni Garland, kung saan nag-average ito ng 8 assists per game this season. I hope Cleveland din talaga yung manalo para kay Buddy Hield. Lastly, Jerami Grant. Interesado sa kanya ang Washington Wizards and pumapalag din kasi ang team na ito sa Eastern Conference. Kailangan din talaga nila ng additional firepower. Nag-a-average si Grant sa Pistons ng 21.6 points and 4.7 rebounds and one of the best two-way combo forwards in the league. Nagsabi din naman si Grant na sana yung kukuha sa kanyang team is mabigyan siya ng malaking role at may willingness to win. Meron silang Bradley Beal, Kyle Kuzma at Spencer Dinwiddie, pero kagayaan ng sabi ko, need pa rin ng isang all-star caliber. Need din magbitaw ng Wizards ng isang first round pick plus a couple of players para sa kanya. Sa tingin ko ang asking price ng Pistons dyan si Kyle Kuzma or si Hachimura, pero ayaw itong ibigay ng Wizards. Si Danny Avdija ang asset ngayon ng Washington, tsaka big man na pwedeng magamit ng Pistons. Kapag natuloy, magkakaroon ng chance ang Wizards sa kanilang playoff push this season. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.